Hello guys! So, nagsimula na po ako mag-collection ng mga mask na isesend ko po sa Philippines para po dun sa Taal Volcano victims at saka dun po sa mga na kakaranas ng paghirap sa paghinga dahil nagkakaubusan na nga po ng mask sa Pilipinas. At hindi lang po yun, ang kakalungkot pa po is yung ibang tao sa atin sa Pilipinas, inaabuso po nila porque kailangan po ng mask ng mga biktima ng Taal. Tinaas na naman daw po yung pagbebenta ng mask doon sa Pilipinas. So nakakalungkot lang pong isipin na dito po sa Japan, kaysa ang ka magpunta, maraming mask. Tapos alam ko po na doon po sa Pilipinas is hindi po normal na nagmamask po sa atin. Kaya po naisip po na lang po na yun po, humingi po ako ng tulong sa mga kaibigan ko tsaka doon po sa mga nakaka-LL diyan doon po sa trabaho po namin tsaka doon din po sa trabaho ko yung mga guest po namin doon, hiningan ko rin po sila ng tulong. At nakakatuwa naman po kasi po wala po silang hindi po sila nagdalawang isip na magbigay ng tulong dahil sabi ko kasi one mask one life can save, di ba? So ako po talaga hindi po talaga ako mahilig po akong mangolekta din ng mask, kaya ito po nakakatuwa po dahil ito po lahat ng itong bag na to is mask po talaga ang laman yan. Ito po, binili ko pa po to sa Philippines sa Miniso. Tapos ito, ewan ko ba, hindi ko alam na itong last month ng 2019, ang hilig kong bumili ng mask. So nalulungkot ako dahil nakita ko dun sa balita na nag-sold out na raw ang mask, kahit ultimo yung simpleng mask. Ito, ang dami to dito ng mask, 'di ba? Nakakalungkot na nagkakaubusan ng mask sa Pilipinas tapos ako dito ang daming mask dito, 'di ba? Samantalang isa lang naman ang bibig ko, ako lang naman ang gagamit nito. Ayun oh, puro mask. Ngayon ulit talaga ako ng mask, ito, cycling. Ito lang, kailan lang ang dami-dami kong biniling mask. Kaya naman naisipan ko na ito pa, ayan oh. Ang dami kong biniling mask na hindi ko naman nagagamit lahat actually. Kasi dito kasi sa Japan, diba, napaka-normal lang na gumamit ng mask. Kaya itong isang box na ito palagi itong nasa gengka namin sa entrance ng para pag yung anak ko, alam yung papapasok, mask siya. Kasi minsan meron nga dito yung kafung or pag malamig nga masakit sa ilong. Kaya talagang mask ang mask dito sa Japan. So ayun nga po, naisipan ko po na mangolekta din ng mask or hindi na pera. Kasi kung pera din naman po kasi, ang isasin ko sa Pilipinas, hindi rin na nga naman nakakabili ng mask dahil sold out na nga po. So, yun po yung naisipan ko, one mask can save one life. So, yun po yung aming adhikain ngayon na makatulong. At as soon as possible, gusto ko pong maisend yung mask na maipapadala po dito sa amin sa bahay. Para po maisabay ko po dun sa ipapadala ko dun sa Pilipinas. At nakakatuwa naman po kasi suporta po yung mga kaibigan ko tsaka yung mga kamag-anak ko, lalo na yung mama at papa ko sa Pilipinas. Dahil ito pong mask po na to, ito sa akin pa lang po to eh. Bali bukas ko pa po matatanggap yung iba kasi pinagmimail ko na po sila isa-isa. And ayun nga po, nakakatawa naman po kasi yung father ko po dun is ipapadala naman po niya kay Tulpo para sure po na maipapakalap po yung mga mas na kakailanganin ng mga tao doon dahil talaga naman po kailangan po talaga nila ng tulong. So hindi man po pera dahil po yung iba po, lalo na po yung mga hayop, na awa naman po talaga ako doon sa hayop. Kung pwede nga lang magmas sila, gusto ko po may mas din ako na ipadala sa kanila. Kaya lang, di ba, nakakalungkot na makita mo na yung mga hayop na walang magawa, wala na legit, no, wala silang choice na hindi nila alam kung ano nangyayari sa kapaligiran nila. Nakita ko doon yung video, yung clips na nakakaawa, hindi katulad ng mga to, ang siswerte, o, di ba? Ang swerte ninyo, may mga meron kayo doon mga kasamahang mga hayop na, ayun, malungkot, tapos namamaga pa yung mata nila, di ba? Hindi nakakakain, hindi nakakatulog, namigas na dahil sa dust, dahil sa mga ash fall, ganun, di ba? So, number one, nakakaawa talaga yung mga tao na biktima ng, Taal Volcano, tapos syempre yung mga malalapit dun sa Taal Volcano, tapos kahit dun din sa Maynila, hanggang Maynila nakaabot, diba? Talagang yung ash fall daw talaga nakarating sa kanila, at pag nga raw lumalabas sila, talaga nahirapan silang huminga. So kahit man lang sa simpleng mas man lang, makatulong po tayo, hindi man po pera. Pero ang isang, kung iisipin po natin, ang isang pirasong mas lang ay makakatulong po sa buhay ng isang tao. So
Maya-maya po, papasalamat po ako. Or dudugtungan ko po itong video na to bukas at papasalamatan po natin lahat ng mga nag-donate sa atin dito. Nagpadala ng mask at saka ng pera, pambili na rin ng mask. Hindi po kami papadala ng pera, papadala po kami ng mask talaga para magamit na po nila as soon as possible. Maraming salamat po. Sumisilip sila. Natutulog ba kasi ako? Nakasilip sila. Sinisilip kaya na itong batang babae na to? Ay, sorry. Itong iyakin. Ayan, nagwala na. Nasa kusina lang kasi sila. Oh, yan. Ganyan na sa umaga yung mga yan. Nakalala mo, one time na kasi talaga. Ohayo. Ohayo. Hello guys, today is Thursday na and ano na, January 16 na. Nagluto ko ng tulinan for our lunch. Tapos ang schedule ko ngayon is bibili ako ng mask. Dadagdagan ko yung mga mask na ipapadala natin doon sa Taal volcano victims. Tapos yung mga iba pang nag-mail sa akin na gusto magbigay ng mask para sabay-sabay ko maipadala doon. Kukunin ko na rin maya-maya. So as of now, eto, nagluto ako ng oh my god, tulingan. Ah, diba? Tulingan. Sinain na tulingan to, pero may gata. Bicol style na naman. Ayan siya. Ayan, dahan-dahan lang ang pagpapakulo para lumabas yung mamantika flavor niya. Nagugutom na ang mga baby ko. Ito matin eh. Tawa tayo ng food ng mga papi-patoti. Tapos na akong mag-upload ng bagong vlog. And then, time to take a bath. Tapos, pupunta ako ng Joyful Honda para mamili at dagdagan yung mga mask na ipamimigay natin sa ating mga kababayan sa Pilipinas. And then, yeah, tingnan na lang natin ang susunod na kabanata. Ako, dumating na si Yamato. Nakalimutan ko. Bibili pala kami ng curtain tsaka gas para dito sa ano na to dahil wala na kaming gas. Malamig na. Tara, baby! Nano size that ke? Cotton. Ako, Godi. Oh, sige, mag-jumbi ka na. Bago maligo, punta muna kami. Total naman, malapit lang naman yung Viva Homes dito sa bahay. Ano po kami sa Joyful Home? Ha? Viva Homes pala. Ngayon, bibili pa kami ng isa pang kortina kasi gusto niya mato. Partner daw. Ado art na to. Eh, no? Masa pa partner. Gusto pa kulay blue. Kaya maghahanap pa kami dito. No? Isa na lang. Para tapos na yung problema niya mato sa kortina niya. Ano ba, baby? Anong ano? Ano yung mato size? Ganyan kahaba. Anong size yan? Hakuri. Gusto niya blue daw. Ang hanap ka ng Hakugo dyan, 150. Ayun na po, nalito na po siya. Brown naman ang gusto. Mas mahal? Baka merong cotton dake. Ah, hindi siya set. Huwag yan. Yung sakto lang yung presyo. Ito din, may brown din dito. Ito lace. Eh, ito na yung isa eh. Moitotso ko rin siya. Mapondo ko rin yun ay. Ano yan, Haku... Okay na, wala ka ng problema. Wala.
at heat stove. Yes, yes, sir. Hindi mo na yun. At last, ayan. Nalagyan na namin ng gas, 2 galon. Ayan, yan lang ang minduksay dito eh, pag winter. Ayan, para meron kaming pang refill. Pwede na akong maligo dahil nabili ko na yung curtain ni Yamato tsaka yung gas pang refill. Sa Joyful Honda. Yung lang yung bibili namin pambata tsaka pwede sa maliit na mukha tsaka sa pambata. Hello, January 17 na at ito may nagpadala na naman ng mas yung mga aking mga supporting actor. Salamat sa inyo. Ayan, so meron pa akong inaantay na isa pa. Isa na lang ang inaantay. Ay, 2 pa yata. Tama, 2 pa. May magbibigay pa ng donation na mask para I think bukas pwede ko na siyang ipadala sa atin sa Pilipinas. So, ayan, ang ginawa ko nga pala, medyo kinapalang ko na rin yung mukha ko sa mga kaibigan ko tsaka dun sa mga gustong tumulong. Hiniling ko na kung magpapadala sila ng mask, gusto ko sana yung ano, kodomo size, yung pang kids size. Kasi puro pang adult size kasi kawawa naman kung ano, puro hindi kasi pwede silang ipasuot sa bata kasi nga, iminay din, wala ding silbi yung mask nung bata kung ang ipapasuot mo is yung pang adult kasi nga malaki nga sa mukha nila. Kaya nag-request ako dun sa mga kaibigan ko na kung bibili, kung mag-donate sila ng mask, gusto ko sana yung pambata na size sana. So ayun naman, mga mababait naman sila, lalo na yung mga guests ko na handa din tumulong. Ayan, buti na lang may mababait akong guests. Ayan, kaya patala sila ng mask. Hindi pa kasama, order to, bigas to. Order yan ang mga kasamahan ko. No, kung pwede nga lang magpadala din ng bigas eh, no? Mula Japan, medyo mahal lang kasi ang padala. So, ayan. So, ipapack ko na to para bukas ready to ship na siya. And now guys, mag-aalas 3 na. Ayan, so 15 minutes na lang. Kasi may kikitain din ako doon ng isang friend na magbibigay din sa akin ng mask. Yun na po yung last na kahabol. And then as tomorrow, pupunta lang ako ng post office. Pero as of now, pupunta pa rin ako ng post office kasi ma-i-check lang ako doon. And then after nun, magkikita na kami. Andito na ako sa post office. Apakatagal naman ang inaantay ko. Anong pecha na? Ilang box kaya yung dala nun? Parang dagalan siguro ng mask yun. Kaibigan ko yun eh. Naging guest ko rin yun. Naging barkada ko siya. Sobrang pogi nun. Naghanap yun na magiging shota. Tagal! Hi! Everybody! Ay, いっぱい じゃん! でもね、子供用のは箱小さかったから結構大丈夫だよ。あ、ほんと?なんか大人のすごい大きかったんだよ。あ、そう!eto, nagbigay siya ng pambata. Ang dami! Thank you! Guys, umalis na siya para maghatid lang ng isang box na mask. Napakabait nun talaga. Ngayon mo ko, ba't di pa magka-shota yun? And ngayon, uuwi na ako sa bahay kasi antayin ko naman si Tita Marie. Nauuwi na ako sa bahay para ayusin na yung mga mask na nalikom ko. Tapos, ayusin ko para for tomorrow na talaga yung pag-send ko. So, let's go! Ito si Madi. Oh, may pa-donate ulit na mask. Pandagdag sa atin. Thank you, Madi. Tinan mo, tama pa ka na kalaglag pa? Hindi, okay lang. Ano ba yan? Ang dami nga rin pati din yung ano ko. Thank you, Madi. Dapat nga sa ano pala? Sa ano? Saan? Sa Biba Homes. Yung malaki doon. Sa Biba Homes nga rin kami bumili. Yan, sana makatulong. Makakarating yan sa ating mga tutulungan. Babayan. Pulkang Taal. Palagyan ko lang ng 4 kids kasi mas prioritize to kasi na mabigyan lalo yung mga kabataan ng mask kasi nga yung usually ang mask kasi malaki, di ba? So bibihira lang kasi feeling ko bibihira lang yung mga magbibigay ng mask for kids. So ito yung hiniling ko sa mga kaibigan ko na handa rin tumulong at sumuporta sa ating gagawin ngayon na pag-send ng mask sa mga Taal Volcano victims. So, ito, mayroon akong isang kaibigan nagbigay ng mask na super generous niya. So, lalagyan natin, kasi Japanese, ano siya, lalagyan natin to ng 4 kids.
para at least alam nila kung kanino to ibibigay. Itong ano. So ayan. Ito na guys. Dumating na lahat, na kumpleto ko na lahat yung mga nagpadala, tumulong ng mga kaibigan ko tsaka mga supporting actors ko. Ayan oh, 'di ba may mga silbi sila. Hindi lang sila pang trabaho kundi kahit sa mga kalamidad na aasahan ko sila. Ayan. Tapos, eto nga guys. Thank you din sa kinatita tsaka kay Ate Lynette tsaka din sa mga guests ko na tumulong. Kasi sinunod nga nila ito yung kids ano mask. Ayan. So, ibabox ko na to lahat. And then, eto okay na to kasi isang box naman yan. And then, papadala na natin siya bukas. Bali, eto na lang nga. Lalagyan ko na lang ng ganito for kids para at least pag nakarating din sa Pilipinas, alam nila na pambata yung mask. Ayan. Kasi mas prioritize natin yung mga bata para at least, di ba, sure na safe din sila. Kasi pagka yung mga big size kasi pang adult yan, kahit ipasuot mo to sa mga bata, makakalanghap pa rin sila ng mga ano, dust mula sa ating taal na sumabog. So eto, at least ito, fit po para sa bata. Ayan, lalo na yan. So malaking tulong na yan para sa kanila. 9 o'clock na. And then, sisimulan na natin ang pag-box. They use in 7 days para alam nila na pwede siyang gamitin for 7 days. Ito, kid size. Second box naman tayo para dito naman sa walang box. Babalik ko lang siya dito isa-isa. Hello, good morning. Pang day 3 ko na yata to ng pagjujumbi, paghahanda ng mga mask. Ngayon, ito na lang yung mga hindi nakabox. Ilalagay ko dito ngayon sa box na to para tuloy-tuloy ng process. Sana nga magkasya na lang to sa isang box eh, para isang box na lang yung ipapadala ko sa Pilipinas. So, ayan. So, packaging ulit tayo. Na po natin siya. Lalagyan ko na lang siya ng tape habang si Mami Pinti ay nanonood. Hi to my vlog, Mami Pinti! Namimiss ka na ng mga televiewers. Hello! Mama, ito iaano ko na tayo. Ipapa ko na ito kasi iaano ko na siya sa post office for today. Ito na. Ay! Ano pala? Si... Ano ma? Si Kuya Bipin mo. Oo. Dami daw nagdalang relief goods doon. Doon ko na rin dadaling kasi direkta na nilang ibibigay doon sa mga... Ah, pupunta sila sa Batangas? Oo. Ididiretso na nila doon sa mga nangangailangan talaga. Okay, good. O, sige. Ipapako na to para makarating na doon. O, ayan guys, ha. Yung mga... Direkta na pala to sa Batangas. Ah, okay. O, sige. O, ayan guys. Direkta na to papuntang Batangas. So, go na. Go na.
Ah, nag-ano din si Mami Pinti ng mga kadamitan, oo nga. Yung mga hindi kailangan, kahit sila Amber, sila Anya, yung mga hindi nila kailangan kasi may mga bata din doon. Ayan si Mami Pinti, namimiss na kayo ni Mami Pinti. O, kung gusto niyo makita si Mami Pinti, nandun na sa Batangas, pupunta daw siya doon. Senda natin sa post office at aantayin na lang natin mga 4 days daw makakarating doon sa Pilipinas. Guys, makakatulog na ako kasi na-send ko na siya sa post office at yun nga, aantayin na lang daw tayo kasi EMS yun, 4 days, 3 days, sabi 3 days to 4 days daw makakarating daw siya doon sa Pilipinas. Tapos, makakarating siya sa malaking post office and then siguro mga 4 days nga ang bilang bago makarating doon kina Mami Pinti. And ayun, makakarating na yung ating tulong na mask. One mask, one life can save. Guys, nandito na pala ako sa aking bahay. Gusto ko nga po palang magpasalamat muna bago po ito magtapos tong ating vlog number 9. Gusto ko po magpasalamat dun po sa mga tumulong sa akin, mga nakiisa, mga contributors. Dahil kung hindi din po sa inyo, hindi po magiging successful po itong ating One Mask, One Life Can Save. So, nagpapasalamat po ako kay Miss Elaine Cutler, kay Lynette Matsusaki, kay Shibasaki Sang, Kami Sang, Shindo Sang, tsaka kay Ubayashi Sang, nan hindi po nagdalawang isip na magbigay po ng tulong dun po sa ating mga nasalanta na malapit na ng mga residente dyan po sa may Taal Volcano po. So, maraming salamat po. Alam ko po yung iba hindi mapapanood tong vlog ko at hindi naman po nila maiintindihan. Pero nag-mail po ako sa kanila at nagpapasalamat nung pagkasend ko po dyan sa post office. Kaya po ako nag-picture-picture kasi gusto ko pong maging black and white yung aking ginagawa. Dahil po hindi lang po kasi ako yung nagbigay ng tulong. May mga, meron po tayo sa mga likod natin na nagbigay din po ng tulong. So, para lang po updated po sila. So, hindi ko po ito ginawa para po magpakita ng tao or magpayabang, 'di ba? Kasi hindi naman natin ma-please lahat ng mga tao o mga takbo ng isip ng ibang tao, no. So ginawa ko po 'to with all my heart dahil mahirap po talaga yung maging mahirap. Yung mahirap po yung wala kang yung nahihirapan ka na, wala pang nagbibigay ng tulong kahit kayo mo naman. So simpleng bagay lang po yung mask na 'yan. Pero alam ko po na makakatulong po. Malaking bagay po 'to sa mga nasalanta. Para matulungan po natin sila. Ayun nga rin po yung goal ko dahil nga napakadali lang naman pong bumili ng mask dito sa atin. So why not? Diba na mag-send tayo? Hindi naman po palaging ganito yung... Hindi naman po natin to palaging ginagawa. So kung kaya naman po, why not na magbigay po tayo ng tulong. At gusto ko lang din po na kaya ko rin po to ginawa. Gusto ko lang din pong maging inspirasyon na makagawa na mabuti kung kaya naman po natin gumawa, kung kaya naman po natin tumulong, bakit hindi po natin gawin at simulan, di ba po? At napakasarap po ng feeling pagka nagbigay po tayo ng tulong sa kapwa natin na nangangailangan. So, ayun lang po guys. Maraming salamat po sa mga nanonood. And I hope you like this video at see you on my next vlog. Thank you! Bye!